yun nga mga boss, no, update natin kayo doon sa ating lettuce farm. Dito po sa Imus, Cavite. Laridel Subdivision, Bayan Luma, Imus, Cavite. So, ito ang aking mga tanim. Ito, no? Malapit na silang ma-harvest. So, bali, ang variety po natin is Torbillon. Meron tayong Gabi. At meron din po tayong Estrosa. Ito po lahat ng Estrosa natin. So, gustong mag-reseller o magtinda sa mga bahay nila, pwede nyo ho akong kausapin para pag-usapan na lang ho natin. Okay, so update natin kayo. Ito, pupunta tayo dito sa dula. Ganyan ho, karami ang ating lettuce. Yan. Okay. So, next video natin, tuturo ko sa inyo yung full tutorial. Gagawa tayo ng by episode. Step by step, paano magtanim ng lettuce. Meron akong ginawa, wala namang sounds ang nangyari sa kanya. Kasi naka-copyright ako ni YouTube. Ulitin na lang natin. So, mag-start tayo sa pinaka-umpisa. Isa, kung paano mag-sterilize ng kokopit. So, balik tayo sa start para sa mga hindi po nakasunod, ulitin po natin. So, ayan po ang ating mga lettuce po. So, nag-start kami. Nag-so ako ng October 10. And then, tumubo siya ng October 13. And then, tin-transfer ko na po kagad siya noong October 17. So, ito po ang itura niya. All in, nasa 32 days na rin siya, mahigit. So, ang harvest time niya is November 26. Yan. So, meron pa kaming almost 12 days para palakihin pa ang ating lettuce. Okay, so ngayon, gagawin natin isa magpo-foliar tayo ng lettuce para dagdag na nutrients. So, take note ah. Yung gagamitin nating polya is organic po siya. So, gagamit tayo ng seaweed extracts. Yan, seaweed extract po ang gagamitin natin na pampolya po dito sa ating mga lettuce para organic siya. So, yung seaweed extract po natin is fermented lang po siya. Yun, pinabad lang po, pinakuluan. So, tuturo natin kung ano yung dilution ng ating seaweed extract. Okay? So, yan. So, punta tayo sa kabila. Pakita natin yung ibang natanim natin. Okay? So, dito sa kabilang side, meron akong romaine lettuce. Yan. Tiberius po ang variety po ng lettuce. So, nag-so ko ng Tiberius para may maiba naman. May makita sila na kakaibang lettuce dito sa ating farm. So, meron pa rin akong Torbillon. So, ang dulo niyan is Torbillon po lahat. Ito lang po ang naiiba sa ating farm. So, about sa seedlings, marami tayong seedlings. Pakita natin yung seedlings. Okay? So, ito yung Torbillon natin, seedlings. So, healthy po lahat. Ayan. Hindi po sabay-sabay yung batch. So, sino ko siya noong October 29. Ayan. The rest, ito is November 4. Iba-iba po yung date po nila. So, ito is sinuko nung November 5. So, tumubo siya na after 3 days. Bali, November 8 siya nag-sprout hanggang ngayon. So, almost, ano ba ang date niya? Today is 14. So, mayroon rin siya almost 1 week. Okay, so ito pa yung another Torbillon natin. Marami tayong seeds ngayon. Kasi ito ay gagamitin natin sa batch ng December batch po. Try natin yung mabaw. And then, sa ibaba, meron din ako mga Torbillon. Yan. Meron din akong sili. Yan. And then, yan. Mga lettuce din po. And so... So, ayan yung lettuce natin na inano natin na tin-transplant natin nung November 5. Ganyan na po siya kalaki. Ayan. Ano to? Torbillon din ha. Okay? So, magandang klase yung mga seeds natin from Netherlands po.
So, meron tayong abangan dito sa ating farm. Ito yung tinatawag nilang limambo. Okay? So, masyadong pinag-aagawan, masyadong trending to sa Shopee tsaka sa Lazada. Almost 30 minutes lang nilabas ng ating isang ka-growers na si Katanim. So, shoutout po kay Katanim. Siya po ang nagbigay sa atin ng limambo. 500 pieces lang po ang nakuha natin. So, ayan. Ito po ang ating munting farm dito sa Plaridel Subdivision, Bayan Luma, Imus, Cavite po. Okay? So, susunod na video, yeah, step by step na natin. Episode by episode po tayo para mas lalong malinawan po. Dito po natin i-upload sa YouTube po natin para mas makita po ng lahat. Okay? So, hanggang dito na lang po ang vlog natin. I'll see you guys next time. Okay, bye! Okay, so tuturo natin sa inyo kung paano magkaroon, paano tayo magpolyar ng ating mga lettuce. Ito ay organic na seaweed extract na galing kay Katanim. Okay, advice ni Katanim sa akin is sa isang litron tubig, eh meron ilalagay natin, ayan ho, seaweed extract. Okay, Katanim, okay. Katanim, baka naman! Yan, seaweed extract ni Katanim, okay? So, ferment po na seaweed po ito. Pinerment niya ng ilang linggo. And then, ito po ang gagamitin natin na pampolyar para magkaroon pa po ng extra nitrogen tsaka nutrients ang ating mga tanim. Okay, so ang dilution nito, ang ginagawa po namin is, so equivalent niya, 1 liter is equivalent to 2 ml po. Okay, yun, malinaw pala, malinaw. Ulitin ko po ah, sa loob na 8 liters na water, meron po siyang 16 ml po na seaweed extract. So, equivalent 1 liter, equivalent to 2 ml po. Yun po ang dilution niya. So, ayan po, lalagay na lang po siya namin dito sa aming pang spray, then spray. So, take note po ulit, ang pag-spray po ng polyar is mas maganda kung hapon po gagawin para walang masyadong epekto at hindi malanta ang ating mga pananim dahil galing po sa tirik ng araw. Okay? So, i-rest lang natin siya tapos spray na natin siya mga 5:30 p.m. po. Okay? So, ito po ang ginagamit namin pang polyar. Pwede rin po kayo na gumamit ng fish amino acid at fruit fermented po. Pwede rin po siya. Pero kami, ang gamit namin is seaweed extract po. Okay? So, ganyan po ang sure. 8 liters of water, then 16 ml po na seaweed extract. Okay, sana naintindihan nyo kung paano kami mag-polyar. Sa mga hindi po nakakasunod, PM lang po kayo sa amin. Ito po is organic po. Okay? So, guys, ganito lang kami mag-spray ng polyar sa lettuce namin. So, ayan. Iangat ko lang siya ng konti. Yung sprayer na ginagamit namin is pinapump lang. So, ang main procedure natin is sa dahon po natin itatama yung tubig ng ating pang-sprayer. So, ganyan lang po siya. Okay, so sana may natutunan kayo kung paano mag-polyar ng lettuce. Okay, organic po yan ha. Organic po ang pinapopolyar po natin.